maging beauty queen someday. Mm. Okay, here we go. Here's the question. Pwede kang mamili. Makinig po tayo sa mga katanungan. Ayan. Halimbawa, ay inamin sa iyo ng mga magulang mo na adopted ka. Hahanapin mo ba ang mga tunay mong magulang o sapat na sa iyo ang tumayong magulang mo? Para po sa akin, hahanapin ko po yung mga tunay kong magulang. Para po pasalamatan sila sa pagluwal sa akin sa mundong ito, na nasilayan ko kung gaano kaganda ang ating mundo at magawa ang mga bagay na ninanais ng Diyos. At ganun din po, kahit hahanapin ko sila, ay hindi ko na rin naman iiwan yung mga nag-adopt sa akin. Dahil sila mismo ang nag-alaga sa akin at ngayon ay kung anong nandito sa harapan ninyo, I'm now here in front of you, inspiring all beauty queens to promote a beauty with a purpose. Galing ah. Thank you very much. Bianca Luis Rivera. Thank you, Bianca. Thank you. Okay. Next we have Karen Grace Atienza from Rodriguez Rizal. Hi, Karen. Bumati ka muna. Good evening, Will. Good evening din sa mga estudyante ko na nanonood, sa mga kapwa ko guro sa Rodriguez Rizal. Nandito na ako sa gandang Filipina upang ipagmalaki ang tunay na kagandahan ng isang Filipina. Oh. Sabi mo, mga estudyante, ang ibig mo sabihin, isa kang guro, isa kang teacher? Yes, Will. Apat na taon na ako nagtuturo at pinagmamalaki kong nagtuturo ako sa isang pampublikong paaralan sa Rodriguez Rizal. Sa Rodriguez Rizal? Yes, Will. Saan ka nag-graduate? Graduate ako sa Technological Institute of the Philippines, Quezon City. At humble din po akong maharap sa inyo na nagtapos ako ng my Latin Honors Magna Cum Laude. Magna Cum Laude. Yun ang pinaka-ano, di ba? Magkadikit yun? Ano ba yung pinaka-mataas talaga? Summa. Summa. And then Magna, magkadikit lang sila. Galing ah. Ganun ka bang special someone? Hindi ko ikinakahiya na meron akong kasintahan. Meron akong boyfriend ng 5 taon. Sabi kasi ng mga professors ko, Will, magbaon na daw ng boyfriend kasi daw yung mga teachers tumatandang dalaga. So, sinunod ko po yung payo ng mga teacher ko. So, matagal na ba kayo niyan? Matagal na kayo? Okay. Alright. Sige. Ma'am, question? Pwede ka mamili sa dalawa? Go. Pakibasa lang. Merong trabaho na gustong-gusto mo talagang makuha. Yun talaga ang dream job mo. Kaya lang, pagdating sa interview, yung magiging boss mo pala ay ex mo. Itutuloy mo pa rin ba ang pag-a-apply? Ganda yan. Go. Dahil dream job ko yun, kahit na sino ang makaharap ko, mapa-ex o bahagi ng nakaraan ko, pagpapatuloy ko ang pag-a-apply. Walang sino man ang makakahadlang sa akin para paabot ko yung pangarap ko. Nagsumikap ako na magtapos, nagsumikap ako na matapos yung pag-aaral ko, at ngayong na nakatapos na ako, hindi ako hadlangan ng nakaraan, gagawin ako na mas malakas nito, magsisilbing inspirasyon yon para mas maging strong woman ako na talagang ibig sabihin ng gandang Pilipinas. So pagpapatuloy ko ang pag-a-apply dahil mag-a-apply ako para sa pamilya ko, hindi para sa ex ko. And what if nakita kayo ng ex-boyfriend mo, siyang boss mo, sabi niya, hindi ka po pwede dito. Kasi, una, mahal pa rin kita. Ayokong, di ba? Kaya lang hindi na po pwede. Ano na sabihin mo sa kanya? Pareho tayong professional. Kung yun ang dahilan kung bakit hindi ako pa pwede, irerespeto ko siya bilang isang professional ako. Bilang siya ang magiging boss ko, irerespeto ko yung desisyon niya. Naniniwala ako na kung hindi para sa akin yung pagkakataon na yon, meron pang iba pang trabaho na nanarapat sa akin na matutupad ko pa rin yung pangarap ko. Okay, thank you very much, Ma'am Karen Grace Atienza. Thank you, Will. Thank you very much. Last we have Nobeline Tome Shinobi. Magmula po sa Oriental Mindoro. Hi. Hi, Will. Nice to see you. Nice to see you.
Say hello. Hi! Binabati ko po ang mga taga-Oriental Mindoro, especially sa mga taga-Bongabong. Hello! Oh, ito na yung tanong mo. Pakibasa lang ha. Yan, maganda yung tanong sa'yo. Meron kang boyfriend at matagal na kayo. Isang araw, na-meet mo ulit ang iyong ex. Na-realize mo na mahal mo pa rin pala ang ex mo at hindi mo na pala mahal ang current boyfriend mo. Kaya mo bang makipag-break sa kanya kahit wala naman siyang kasalanan? Ganda ang tanong yan. Sige. Will, para sa akin, kung sakaling mang balang araw, mag-meet kami ng ex ko at ma-realize ko kung gaano ko siya kamahal pa rin, siguro po, mas pipiliin ko na mag-stay muna dun sa current boyfriend ko kahit alam ko na may pagtingin pa rin ako dun sa ex ko. Dahil mas uunahin ko po na intindihin yung nararamdaman ng iba kaysa sa aking sarili. Sapagkat para sa akin, kung susundin mo ang iyong puso palagi, marami tayong maaapektuhan na tao na nasa paligid natin. At yun po, dapat po nating pagganahin unang-una ang ating isipan, hindi ang puso. Sangayon ba kayo doon? Pero alam mo, sa sitwasyon na ganun, ito ay payo lang. Niloloko mo yung sarili mo. Will, sige, sa para... makapag-ano ka, konfrontasyon ka sa akin, sige. Will, sige. Para sa akin naman kasi, Will, hindi ko magiging boyfriend yung current boyfriend ko kung hindi ko siya mahal eh. Tama, pero yun nga ang tanong eh, kung mas mahal mo nga eh. Di ba yun ang tanong? Kung mas mahal mo isa, that's the point. Makikipaghiwalay ka ba? Dahil eto, hinahalikan ka ng lalaki, hindi mo mahal. Mahal mo man niya, mas, pero naisip mo, napaka-unfair mo. Ano klaseng babae ka? Napakasakit naman nun. Di ba? Dahil lang sa mapagbigyan mo yung kagustuhan ko, papanong puso mo, papanong pagkatao mo. Will, para sa akin kasi, mas madali ako mag-adjust sa sarili ko kesa yung tao yung mag-a-adjust sa akin. Mas pipiliin ko na ako na lang yung mag-a-adjust kesa ibang tao mag-a-adjust sa akin. Parang sa realidad, sa panahon ngayon, Will, mas pipiliin natin dapat na yung tayo mismo yung gagawa para sa sarili natin, hindi yung iba na mas na maaapektuhan natin. Isipin na lang natin yung mararamdaman nila, Will. Pero sa ganong sitwasyon, pero sa ganong sitwasyon kasi kung na-realize ko na mahal ko pa yung ex ko, siguro naman parang iisipin ko na lang yung nakaraan na memory na lang siya at iisipin ko na yung kung ano yung dahilan kung bakit kami nag-break. Maganda ang puso niya. Ibig sabihin, meron siyang prinsipyo sa buhay. Yan ang